At ayan na nga po, uumpisa na natin ang ating pagtatanim. Ito po ang ating seedling tray. Dito po natin itatanim ang ating sitaw. Ito po ang ating sitaw. Isa-isahin po natin ilagay dito sa ating seedling tray. Pagkatapos, diligan na po natin. At ito naman po ang ating lettuce. Binabad po natin yan magdamag. Ayan po, natapos ko na. Chani po ang ginamit ko pantanim. Tapos, takluban din po natin para manatili yung moist. Makalipas ang isang linggo. Ito na po ang mga sitaw natin ngayon. Ang bilis nilang tumubo. At ito naman po ang ating lettuce. Inilipat ko na lang po sila dito kasi kakaunti yung tumubo sa kanila. Ito naman po ang ating mga sako na paglalagyan natin ng pechay at sitaw. 90% po na dumi ng hayop at 10% lang ang garden soil dyan. Okay, i-transplant na po natin sila sa ating mga sako. Unahin po natin itong mga sitaw. Sunod naman po ay itong ating mga lettuce. At ayan na nga po, tapos na natin i-transplant. Obserbahan po natin yan hanggang sila ay lumaki. Tapos lagyan din po natin ng tulos para hindi sila mayapakan ng manok. At diligan naman po natin sila para hindi sila masyadong ma-stress. Makalipas po ang 4 na araw, ito na po ang ating mga tanim. Okay naman po sila. Wala pa namang namamatay at nakakain ng manok. Teka, parang medyo bansot ang ating mga lettuce ah. At ayan na nga po, makalipas ang 1 linggo ay ito na ang ating mga tanim. Mukhang mabagal talaga lumaki ang ating mga lettuce kumpara dito sa ating mga sitaw. Ano kaya ang mga dahilan o factors na ka-apekto sa paglaki ng ating sitaw at lettuce? Ayan, diligan po natin ulit sila para mas mabilis nilang ma-absorb yung mga nutrients. Ayan po, medyo maganda po panahon ngayong araw kaya nainitan din ang ating mga tanim. Ito na po ngayon sila, medyo binaha nga lang dahil umulan kahapon. Buti na lang talaga at nasa sako nakalagay ang ating mga tanim. Kung hindi, ay lunod yung mga yan. Tingnan nyo naman po ang ating sitaw. Napakatataba nila. Kaso parang ito'y, nako, kinain ata ito ng manok. Dito naman po sa ating lettuce ay parang mabagal po ang kanilang paglaki. Ngunit mahahaba naman ang mga tangkay nila. Isa na rin po siguro sa dahilan kung bakit mahaba ang tangkay nila ay kulang sila sa light. Kasi ilang araw na rin pong nag-uulan. Kaya madalang pong masikata ng araw itong ating mga lettuce. At ayan na nga po. Dadako na po tayo sa pinakang huling parte ng ating video kasi malapit na mag-finals. Kailangan nating ipasa itong video na ito. So ito na nga po ngayon ang ating mga tanim. Tingnan natin.
Ayan po, buhay pa naman po ang ating mga sitaw. Pero ang mga pletos natin ay parang malapit ng mamatay. Tingnan niyo po. Nako, namatay na nga po yung isa natin. Okay pa naman po itong mga natitirang apat. Pero hindi po sila ganun kaganda. Ito naman po mga sitaw natin, ibabalaga na natin sila. Kasi naghahanap na po sila ng mga ano no, ng makakayapan. Tingnan niyo po ang hahaba na ng dulo. Nabanggit po natin sa unang part ng ating video na 90% po ng laman ng bawat sako na yan ay dumi ng hayop. Ganito pala ang kakalabasan ng sitaw kapag 90% na dumi ng hayop ang nilagay natin. At ganito din naman sa lettuce. Ganyan lang po ang itsura nila. Mahahaba na hindi mabilis lumaki. Yung isa namatay pa. Okay naman po yung sitaw natin kung titingnan nyo, pero hindi po siya ganun kataba. Dala na rin po siguro nung pabagabago nating panahon. Sa umaga, iinit, bagos sa pahapon, uulan naman. Tingnan nyo po ang haba ng mga tangkay nila. Kasi hindi sila masyadong naiinitan. Yun. At ang isa pa siguro po sa mga dahilan ay yung hindi natin napatuyo yung dumi ng hayop ng maayos. Nilagay na po na agad natin sa sako. Kaya dapat patutuyuin muna natin bago natin taniman. Kasi mainit daw yun eh. Akin pong napagtanto na isa rin po sa mga dahilan kung bakit hindi maganda ang tubo ng ating mga halaman ay yung lugar na pinaglagay natin. Tingnan nyo po oh. Nakakalnungan po sila niyang niyog na yan. Kaya siguro po hindi magandang paglaki nila. At ayan na nga po, nalagyan na natin ng balag. May makakayapan sila ngayon. Sa tingin ko po, madami pa tayong matututunan sa kanila habang sila'y tumatanda at lumalaki. Kaya naman, aalagaan natin sila kahit tapos na ang video nating ito. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli!